Ayan. Good morning. So, punta tayo ngayon ng San Fernando, Pampanga para pupunta kay Bike Tech 101. Kay Bike Tech 101. Bike Tech 101. All set. Guide us, Lord. Ah. So may layo-layo yung ating ride ngayon. So meron na tayong clear visor, smoke visor, eto na, wallet. Nasa likod may bag tayong dala, tubig at syempre pera. Yun ang importante sa lahat. So 8 o'clock naman ang call time. I hope nandun na rin sila para makapag-breakfast kami, then kwentuhan ng konti. After nun, yun na, we're on our way. So hope to arrive in San Fernando siguro mga before lunch. Ayan. Para kung sakali makaikot-ikot pa tayo dun. Pero kung if we will arrive late, ah, wala na. After nung activity namin kay Bike Tech 101, malamang we're heading home. Yeah, good morning. So, dito na tayo sa Altex northbound after Manplaza. So, breakfast muna tayo. So, like I mentioned earlier, punta tayo ng San Fernando, Pampanga. Ah, nice buboy. Okay. Ayan yung mga kasama ko sa ride. Hello. Buboy, tsaka si Pete. Good morning. Morning. So, pa-upgrade natin yung ECU niya. So, naka-aftermarket na siya ng muffler. Same with Pete. So, naka-aftermarket na muffler. So, papatanggal natin yung konting backfire. Alam ko, may sasarahan dyan sa may alalim ng tangke. Lagyan niya ng bola. So, way before kasi meron din akong MT-09 pero Tracer. So ayan guys, mamaya padating natin ng Pampanga, makikita nyo how they do it. So ako hindi, okay lang ako. Hindi ko kailangan iparimap yan kasi wala naman akong ginalaw dyan. Tsaka warranty pa si bike eh. So okay pa siya. Copy-copy muna. Ayan, copy. Copy-copy. Ako, wala pang walbosan. Ano kasing kanto kasi, nakita niya, meron kang range. Gawin muna. So ayan, pre-prepare na kami. Lakad na kami pa sa San Fernando, Pampanga, kay Bike Tech 101. So later, tuloy na lang namin yung vlog sa highway. No? So mamaya, kita-kita tayo ulit. Ayan, si Buboy, oh, ganda ng jacket. Oh. Naka-Dainese. Yun o. No? Oh, sports jacket. Wala na lang, sports bike. So yan. Ito tayo mamaya. Biyahe na tayo. Prepare na kami. Hey. So kami nagbabalik. Kasama nung aking dalawang kasama sa likod. Na kami ngayon sa San Fernando, Pampanga kay Bike Tech 101. Sana wala masyadong traffic sa Manila para kami ay makarating ng before lunch doon. Dito sa south, normal na tong ganitong traffic flow sa ganitong araw.
si Pete nasa unahan natin. Si Buboy nasa likod. Boy, una ka sa akin. Ayan si Buboy. Ayan. So kami ang elite group ng Moto Gala Paktok Boys. So silang dalawa mamaya yung papagawa natin sa Bike Tech 101 para sa remapping. Mamaya na lang uli guys, at hindi ako makapag-drive ng maayos at wala pa sa wish yung aking utak. One at a time lang, one at a time. Kung motor, motor. Kung vlog, vlog. Mahirap pa talaga siyang pagsabayin eh. Bandang kaliwa lang tayo niyan pagkahit ng tulay. Doon yung pasokan ng skyway natin. Hindi, pagkakit diretso lang, bandang kaliwa ka lang pagkakit ng tulay, huwag kang kakanan. I got you covered at the back. Malapit na matapos yung skyway ng Susana Heights, oh. Parang rampahan ng bike. Ah, si Buboy, alam ni Buboy yan eh. Diba may pasukan dyan ng skyway? Dati exclusive lang yun sa E-Pass, ngayon hindi na. Boy, baka magipit ka dyan ha. Wala na, lampas na kayo pre. Ito yung pasukan eh, oh. Sabi ko, bandang kaliwa kayo eh. Sige, diretso na tayo, dyan na tayo dumaan. Wala na pasukan dyan, andun yung pasukan eh. Nag-alangan. O dito tayo, baka may panikan pa. Meron pa kaya? Ewan ko, nung nakaraan kasi under construction yung part na yan eh. Oo. Pag hindi, exit tayo ng sukat para makapasa tayo ng skyway. Kasi mas ma-advantage pag nasa taas tayo eh. Hanggang Manila tayo eh. Diba? So yun guys, nalampasan namin ang entry ng skyway. Sabi ko bandang kaliwa eh, si Buboy bundang kanan. Anyway, recover tayo doon mamaya sa sukat na lang. Kailan mo, baka may pakyat pa dyan boy. Wala nang pakyat, sa sukat tayo, sukat. Ah, wala. Sukat na tayo, pre. Sukat. Go, go, go. Sukat exit. Ayan ang sinasabi ko, ginagawa, yun. They don't have it here. Ayan, we are back on track. Skyway.
ayan guys, so yun nga, like I mentioned earlier, punta kami kay BikeTech 101, magpapa-remap, no? So ano bang advantage ng remapping? One is malilessen up yung iyong backfire if you already upgraded your muffler, kasi babaguhin yung gasoline and air ratio. So basically kasi pwedeng i-adjust sa ECU yung pagiging lean or rich ng motor, depende sa setup na gusto mo. So may pros and cons din yung dalawa na yon. So pag masyadong rich, masaya ka sa gas. Pag masyado namang lean, prone ka naman sa overheating. So it's not good for the engine. So i-optimize lang yung parameter na yon in such a way na magmamatch siya dun sa bago mong exhaust system. Then malilessen up din yung backfire. Then can make the bike performs more aggressive compared dun sa conservative setup ng mga manufacturer. So yun yung ginagawa ng remapping. So dito kay Big Bike, kay BikeTech 101, I think he's lower cost sa market ngayon. So sa ibang nagre-remap, it will cost you like 15,000 or more. Pero kay BikeTech 101, it's more lower than that. I think it's just one third ng price lang sa market. And the guy is very, very good in accommodating as well. Although, downside is, you need to travel from Manila to San Fernando, Pampanga, sa Mabiga. Whereas doon, marami kang pwede itanong sa kanya how, paano yung ano, no, yung after remapping kasi, i-delete niya yung preset setting ng mga sensors mo, tapos i-re-learn ng bike yung kanyang current condition, like for example, nagpalit ka ng exhaust system, yung mga values towards dun sa pinalitan mo, madi-delete yun, then it will have a new one. Depende dun sa pagbasa ng system dun sa mga current na nakakabit sa kanya. So yun yung artificial intelligence ng ECU ng motor. Meron siyang capability doing that. So kaya marami yung mga bike enthusiasts dyan, nag-aano sila, nagpaparemap to make the bike more aggressive and torquey, kumbaga, compared dun sa conservative settings. Siyempre yung kasa, may mga parameters silang sinusunod, like yung emission parameters dun na sinusunod para pumasa yung bike sa Euro 4 o Euro 6 requirements. So it can be exported to different side of the world. So yun yung isang kinokorek or binomodify, hindi kinokorek. I'm not saying na yung sa planta, yung default setting ng motor is mali. No. It's just a compliance. So hindi pa nakukuha yung maximum potential ng iyong engine. By doing the remapping, somehow na-optimize natin yung ibang parameters so the bike can perform much better compared dun sa compliance level parameters lang. Ito na yung part na traffic dito sa Manila. After doing here, medyo pre-up na ulit. So ayan, andito na tayo ngayon sa NLEX, sa papuntang RFID. Pwede yan. Hey, Lusot. Ako muna. Pasok, boy. Diretso, but umilag ka. Ano? Pwede daw. Pasok kayo. So guys, nandito na tayo sa loob ng NLEX. So susubukan natin hindi magmabilis. O, game na, boy. Nauna kayo.
9 day to ride. Sana walang ulan hanggang hapon. Matupad sana yung forecast. Diretso tayo. Next gasoline station, tigil tayo, wala na raw gas. Wala na raw siyang gas, sabi ng motor ko. Wala tong laman kanina eh. 1 quart lang laman ito. Ayan, good up. Good noon pa lang, good noon. So nandito na tayo sa ano, eto, ayan oh. Bike Tech 101. I-meet natin si Boss Chris. Siya yung uupak nung remapping nitong dalawang ano, dalawa nating tropa. Ayan. Isa is versus 1000, tapos MT09 ng Yamaha. Eh, yun, si Boss Chris. Meron pa siyang nakasalang na ano, Gugan, si Boss Chris. Hello sir, good morning. Pwede pa lang, umabot kami, yun ang plano eh, dapat before 12 eh. Kaya nga eh. Ayan guys, sisimulan na natin yung ano, remapping ng MT09. Okay. So, dinadayan na Sir Chris yung parameter. Alagyan niya na ng sarili niyang recipe. Maya-maya lang, okay na yan.
So yan guys, tapos na yung MP09. Iro-road test na lang. Then ikot niya. Standard ako. Standard ka? Hindi pa yung ano, hindi pa na advance. Hindi ko pa na advance. Takot ako sa advance kasi kung hindi ko. Hindi, sa highway mamaya pwede naman. Pwede. Sa highway nag-advance ako. Hindi mo masyado marunod dito eh. Doon sa highway. Lumaan. Mas lumuwag. Iangat ka na nun. Naangat ko talaga. Na-traction control mo na ako. Pero wala na yung backpack. So yun. So okay naman ang result. Yeah. Tingnan natin. Kamusta pala siya? Ayos. Mabagal. Mabagal. Naka-B mode pa 'yan, no? Nagano nga pabalik ko, nag-standard ako. Guys, itikit na natin. Ayan, no? Sticker natin dito. Dala tayo sa baba. Tayo sa Bike Tech 101. Thank you kay Boss Chris. Ayan, isa naman. Ayan, yung versus na yung tinitira. So maya okay na. Tapos kakain na tayo, kakain na. Galit na galit na motor to, no? Sa dulo. Galit na galit yung kanyang motor. Parang gustong lumuha ng piston. Ayan guys, so si Buboy naman ang magte-testing. Ayan o. Oh.
na nabigla ka lang. Bigla ka lang. Lumakas. Ayos, ayos, ayos. So yun na yung last leg. Tapo na kami ng Clark. Kain kami, tapos balik na kami ng Manila. So doon na lang siguro, Alabang area. Tampay na konti, tapos uwi. So yun mga guys. So naging successful yung ating mission ngayon sa Pampanga. Dito sa Bike Tech 101. So nakagawa tayo ng content. So mamaya gagawa pa ako ng side content para sa video to. So yun guys, thank you very much at maganda hapon. Good afternoon na. So ready na kami. Papasok na kami ng Clark. Forward ng konti. Boss, thank you ha. Thank you, thank you, thank you. Ayun, si Boss Chris. Okay na kami. Okay. So we are back on track. Nandito tayo sa Clark International Speedway, di ba? Dito ginaganap yung mga local races like kotse and motor. So for now, magpi-picture taking na tayo para marong remembering. Picture taking para may remembering. Tapos ako kumain. Dito kami sa may Meat Plus. So after dito, we're heading towards sa tip ko. May kukunin lang ako ron. And then we're going back to Manila. So nag-lunch lang kami dito sa kwarto. Mainit. Which is good. Much better. Anti-COVID. Tapos hindi ko kailangan magkapot. Hopefully hanggang makabalik kami ng Cavite is we have the same good weather.